lahat. Si Jesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya, Panginoon ang nagirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Jesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngala ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Banal na Espiritu naway sumain yung lahat. At sumai rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga pagkakasala upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaaming ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na loba ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginagawa mong kami magkaisa ng kalooban. Ipagkaloob mong ang iyong mga utos ay aming mahalin. Ang iyong mga pangako ay hangarin naming tanggapin. Upang sa anumang pagbabago sa paligid namin, manatiling matatag ang aming loobin. Sa tunay na kasiyahang matatagpuan sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, kumilos agad ang mga Hintil at ang mga Hudyo kasama ng kanilang mga pinuno laban sa mga apostol. Binalak nilang lapastanganin at batuhin sila. Subalit nang malaman ito ng mga apostol, sila'y tumakas patungo sa Listra at Derbe, mga lungsod ng Likaunya at sa lupaing nasa palibot. Doon nila ipinangaral ang mabuting balita. Sa Listra, may isang lalaking di makalakad sapagkat siya'y lumpo mula sa pagkabata. Nakaupo siya at nakikinig sa pangangaral ni Pablo. Nang makita ni Pablo na ang lumpo'y may pananampalataya upang mapagaling, tinitigan niya ito at malakas na sinabi, "Tumayo ka ng tuwid." At lumukso ang lalaki at nagpalakad-lakad. Nang makita ng taong bayan ang ginawa ni Pablo, sumigaw sila sa wikang Likaunya, "Nanaog sa atin ang mga Diyos sa anyo ng tao." Tinawag nilang Seyo si Bernabe at Hermes naman si Pablo, sapagkat siya ang tagapagsalita. Nasa pagpasok na lungsod ang templo ni Zeus,
Nang marinig ng saserdote nito ang nangyari, nagdala siya ng pintong, sa pintong lunsod upang ihandog niya at ng taong bayan sa mga apostol. Nang malaman ito ni Bernabe at Pablo, hinapak nila ang kanilang mga damit at patakbong pumagitna sa mga tao. Sumigaw sila, "Mga Ginoo, huwag ninyong gawin iyan. Mga tao rin kaming tulad ninyo. Ipinangaral namin sa inyo ang mabuting balita upang talikdan ninyo ang magabagay na ito na walang kabuluhan at manumbalik kayo sa tunay na Diyos na siyang gumawa ng langit, ng lupa, at ng lahat ng naroroon." Nang nakalipas na ang mga panahon, hinayaan niyang sundin ang lahat ng bansa ang kanilang kagustuhan. Gayunmay, nagbigay siya ng sapat na katibayan upang makilala ninyo siya sa pamamagitan ng kabutihang ginagawa niya sa inyo. Binibigyan niya kayo ng ulan mula sa langit at ng masaganang ani sa takdang panahon. Binubusog niya kayo ng pagkain at pinupuspos ng kagalakan ang inyong mga puso. Sa kabila ng mga pananalitang ito, nahirapan pa rin sila ng pagpigil sa mga tao sa paghahandog sa kanila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dapat nating papurihan ang pangalan ng may kapal. Dapat nating papurihan ang pangalan ng may kapal. Tanging sa iyo lamang poon ang dakilang karangalan. Hindi namin maaangkin pagkat ito'y iyo lamang. Dahil sa ikaw tapat at wagas ang pagmamahal. Ganito ang laging tanong sa amin ng mga bansa. Nasaan ba ang inyong Diyos ang palaging winiwika? Dapat nating papurihan ang pangalan ng may kapal. Ang Diyos namin nasa langit, naroon ang Diyos namin, at ang kanyang ginagawa ay kung ano ang ibigin. Ginawa ng gintot pilak ang kanilang mga Diyos sa kanilay sa mga kamay. Sa kanilay mga kamay nitong tao ang nag-ayos. Dapat nating papurihan ang pangalan ng may kapal. Pagpalain sana kayo. Pagpalain kayong lubos. Pagpalain ang lumikha ng langit at ng sansinukob. Panginoon ang may-ari ng buong sangkalangitan, samantalang ang daigdig ay sa tao ibinigay. Dapat nating papurihan ang pangalan ng may kapal. Tumayo po ang lahat. Espiritu'y magtuturo ng aral at pagkukuro ni Jesus na ating guro. Alleluia. Alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya." Tinanong siya ni Judas, hindi ang Iskariote, "Panginoon, bakit po sa aming lamang kayo magpapakilala ng lubusan at hindi sa sanlibutan?" Sumagot si Jesus, "Ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking ama at kami isa sa kanya at mananahan sa kanya. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita. Hindi akin ang salitang narinig ninyo, kundi sa amang nagsugo sa akin. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito, samantalang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo, na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo." Mga minamahal ko, mga kaibigan, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Father Jonard Parale. Ako po'y pari ng prelatura ng Infanta Quezon. Opo, na-invite lang po ako magmisa ngayon. At ito po ang una kong misa dito sa Quiapo. Ito'y pinangarap ko lamang magmisa dahil madalas po ako ng seminarista ako. Lagi lamang ako nangungumbisal doon at lagi ako nagsisimba dito. Kaya ho, itong Quiapo ay malaki ang naitulong sa akin bokasyon. Sapagkat sa pagdarasal sa Poong Nazareno, ay naging pari ako ng ating Panginoong Hesukristo. Opo. So, kaya po ito'y pasasalamat ko rin sa ating Poong Jesus Nazareno. Isa daw po sa mga sakit nating mga tao, lalo na sa ating mga Pilipino, hindi man lahat ay ang pagrereklamo at ang hindi pakikinig. Kadalasan, mas nauuna pa ho sa atin na magreklamo bago tayo sumunod. Halimbawa, sa mga kabataan ngayon, ang pagkahumaling sa cellphone at iba pang gadget ay isang nagiging malaking hadlang upang sila ay hindi makinig at sumunod sa kanilang mga magulang. O kaya kapag kainuutusan sila ng nanay nila na bumili sa tindahan, ano ho ang ginagawa? Mamaya na ho. O kaya susunod man, nagdadabog, nakasibangot, at napipilitan. Tignan niyo po yung mga anak niyo, baka ganito. O tayo rin mga Katoliko, mahilig din tayo magreklamo. Kapag ka mahaba ang sermon ni Father, magrereklamo ang maninimba. Anong sasabihin? Boring namang magsalita si Father. Napakahabang maghomily. Kapag ka maiksi naman, ang sasabihin naman ng maninimba ay hindi naman maintindihan si Father, parang hindi naghanda ng homily. Napakaikling maghomily. Para tayong sala sa lamig at sala sa init. Nauuna sa atin ang pagrereklamo at hindi pakikinig kaysa tignan at unawain ang isang bagay na pinagagawa at nangyayari. At dahil ho sa ating pagrereklamo at hindi pakikinig, madalas kahit ang kalooban ng Diyos ay nasusuway na rin natin. Mga minamahal kong mga kaibigan, sa araw pong ito, tayo ay inihikayat ng ating ebanghelyo sa kabila ng ating mga pagrereklamo at hindi pakikinig, ay tignan natin
kung papaano gumalaw ang Diyos sa ating buhay sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Una po, may biyaya ang Espiritu Santo sa mga masunuring tao. Ipinapakita po ng ating Ebanghelyo na ang bunga ng Espiritu Santo ay pag-ibig. At ang umiibig sa Diyos ay nagiging masunurin sa kanyang kalooban. Madalas po, mahirap makita ang kalooban ng Diyos kapag nakatuon lamang tayo o nakatuon lamang ang pansin natin sa ating mga sarili at sa ating mga kalooban. At dahil dyan, madalas tayong nagkakasala at nagkakamali sa mga desisyong ginagawa natin sa buhay sapagkat hindi natin isinasama ang Diyos. Mas inuuna natin ang ating kalooban. Mga minamahal ko, mga kaibigan, palagi natin tatandaan na there is always a grace in obedience. Mayroong palaging biyaya sa pagsunod, lalo't higit sa kalooban ng Diyos. Ang taong masunurin sa Diyos ay hindi mapapahamak sapagkat ang pag-akay ng Espiritu Santo sa atin ay palagi nasa tamang landas. Kaya hinihikayat tayong sa ating buhay, siya ang ating gawing patnubay at lakas. Pangalawa, ang bunga ng pagsunod at pakikinig ay pagkakaroon ng kapayapaan, hindi man ng kapaligiran, kung hindi ng kalooban. Alam natin na madami nang nangyayaring kaguluhan at ingay sa paligid, maging sa ating kalooban. Dahil sa mga problema at alalahanin na dumarating sa ating buhay, problema sa pamilya, problema sa pera, problema sa asawa, problema sa anak. Magsabi ho kayo, at marami ho sa atin dito, na kung bakit nandito sa simbahan ay sapagkat maraming problemang bumabagabag sa kanila na gustong ihingi ng kapayapaan sa ating poong Nazareno. Pero magkagayon man, mga minamahal kong mga kaibigan, dahil sa pakikinig sa tinig ng Diyos na nangungusap sa atin sa pamamagitan ng ating pagdarasal, ng ating pagsusumikap na kumonekta sa Panginoon, at pakikinig sa tinig ng Diyos sa pamamagitan ng mga taong nakakasalamuhan natin, na mga kasama natin sa trabaho, ng ating mga kapamilya, nagkakaroon ng kapayapaan ng ating kalooban sapagkat ang hatid ng Espiritong ating pinakikinggan sa pamamagitan ng mga taong nakakasalamuhan natin at pagdarasal ay kapayapaan ng kalooban sa gitna ng kaguluhan. Sapagkat ang Diyos ay nangungusap sa mga panalangin natin at sa mga taong nakakasalamuhan natin. Kaya po, itinuturo sa atin ng ating Ebanghelyo ang tungkol sa tunay na pagpapahayag ng pagmamahal na nangangailangan ng ganap na pagsunod sa mga utos ng Panginoon. Mga minamahal ko, mga kaibigan, ang pag-ibig ay hindi lamang isang pakiramdam kung hindi isang aksyon. Ang ibig sabihin ng pagmamahal sa Panginoon ay paggawa ng isang misyon na magmahal at makinig sa kanyang kalooban. Mga minamahal ko, mga kaibigan, magandang itanong sa buhay natin ngayon.
marunong ba akong makinig sa Diyos? O baka ako lamang ang salita ng salita? Tayo po ay magsitayo. Tumayo po ang lahat. Minamahal kong mga kaibigan, buong pagtitiwalang itaas natin ang ating mga puso sa Diyos Ama na gumagabay sa atin sa pamamagitan ng Kanyang salita. Sa bawat kahilingan ng ating itutugon, Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang simbahan naway, isabuhay ang diwa ng Ebanghelyo at isagawa ang kalooban ng Diyos sa kanyang paglilingkod. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Tayong lahat naway magsikap na itaguyod ang katarungan at karangalan ng tao, lalo na ng mga mahihina at mahihirap. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Bilang isang pamayanan, naway itaguyod at tulungan natin ang bawat isa sa pamamagitan ng pag-ibig at kabutihang ipinakita sa atin ng Panginoon. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga may karamdaman sa kanilang katawan, pag-iisip at kaluluwa, naway makatagpo ng ganap na paggaling. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga namayapa, naway makapasok sa lugar na inihanda ni Kristo para sa kanila. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Amang makapangyarihan, dinggin mo ang aming mga panalangin at buksan ang aming mga puso upang tanggapin at ibigin ang aming mga kapatid na nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Mahal na kapin ang munting alay mula sa amin, buong puso namin hihintayin pagpapala na pagpapala na aming hiling. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakiatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay, upang ang mga pinangindapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa pigig ng iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas,
ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay. Sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan, andangal lang tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa na maanghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan na dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niyang pinagtiisang kusang loob ng maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang siling muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo at patuloyin sila sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahala Birheng Maria ina ng Diyos, nang kayang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa na mga apostol ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin na pagpupuri si kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng managagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ngayon ng lakas loob.
Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagalaban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang pag-ibig at kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumayin nyo. At sumayin rin. Magbigayan ho kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Mga minamahal kong mga kaibigan, ito ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan upang makisalo sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Nagmamahal sa iyong lubos, handa kong
isang lahat ng sa akin alang-alang sa iyong kaligtasan. Patuloy pa rin pong pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards tulad ng pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsala mo sa pagkabuhay ng iyong anak, ay papakinabangin mong lagi sa kanyang lakas bilang bungang masagana ng dulot mong pagliligtas. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa niya ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nila mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain ho kayo kasama na inyong mga mahal sa buhay at ang inyong mga paghanap buhay ng ating mapagmahal, mapagkalingan Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong ginamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, binarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,